What's up, guys? It's me again. So, yun mga guys. Nakaisip pa kong mag-vlog ngayon. Gawa lang ako na i-share nila ang tutorial. Inaisip ako ng tutorial. Basta mo naisip ako ng tutorial. Dito mo naisip ko. Kaya ako yung nakaisip na G-Ball dahil ngayon. Eh dahil na nakay almost 1 week na kung di nakaka-upload sa YouTube. Ako yung busy sa mood. Tapos alaga-alaga rin ako sa pamangkin ko. So, story time muna ko. So, yun. At ngayon ay nag-aalaga rin ako. Pero buti na lang. So, pamangkin ko ay nalilibang pag nunood sa YouTube sa kaya kapatid ko ay nag-tune for the audience. Okay. So, ayun mo, pamakon to. Ito time para share sa inyo yung tutorial nga na sinasabi ko. So, pero bago yun ay gusto ko na mag-shoutout. So, shoutout kay JM Menta. So, yun, salamat po sa network na ninyo. And shoutout kay Aris Bichay, Day, hello po. Shout out din kay Nobel Defensor and last one is shout out kay Rosel Perez. So, hello po sa inyo, keep safe and healthy as always. So, ayun na nga guys, dumako na tayo sa OS natin. So, ayun na nga, pinapatagal ko pa. Pero alam ko naman na nakikita-kita naman nyo sa title, tsaka rin yung title, tutorial is yung tutorial na nagagawin ko ngayon is share ako ng isang apps na alam ko naman yan na kilalang-kilala na ninyo yung tutorial na gagawin ko is yung kapag nag-e-edit ako ito ay para sa mga beginners but kasi pala beginners beginner ko lang din sa ko kaya gusto ko lang din mag-share dati ang apps na ginagamit ko lang na yung Kinemaster o Kinemaster kasi yun. So, lumipat ako sa yung share ko nga sa inyo na apps. Yun, kapapakad. So, yun nga, dahil kung napapansin ninyo, magkaibang-magkaibang kasi lipat ako dahil nga sabi ng present ko is subukan ko daw yung CapCut dahil na marami talagang gumagamit ng app na to bakit nga daw maganda. Ito daw yung easiest app, pero para sa easiest app yun, medyo sanay na rin ako mag-edit. So, sanay tinignan ako sa Kinemaster, pero sinusubukan ko pa rin mag-edit sa CapCut. So, bali, ilang beses pa lang ako nag-try pag-edit dito. So, sobrang dami na yung ano, sobrang dami magagawa dito sa app dito, kaya ako ay lumipat. So, yun na nga, hindi ko napapatagalin at isi-share ko na sa inyo yung mga laman, yung mga pwedeng gawin dito sa app na ito. So, simulan natin. Okay. Introducing to my old app. Introducing me new app. So ayun na nga guys, so wag na nating pansinin yung pagmumukha ko. Dako na kaagad tayo sa app na CapCut. So ayun, pagka-open pa lang natin ng app na ito, ay makikita natin yung new project and shortcut. So punta muna tayo sa template, which is marami dito tayo makikitang videos na pwede natin gamitin ng hindi tayo nag-i-edit. Pwede siyang i-upload sa TikTok or kung gusto nyo sa Facebook halimbawa. Or in my day. So ayun na nga guys, kung makikita ninyo, sobrang daming mga videos na pwede nating pagpilian. So ayun, pwede tayong mag-edit mapa shortcuts man or yun dun sa new project. Pero syempre focus natin is dun sa new project para mapa vlogs man or mapa TikTok pwede natin siyang i-edit dito. So ayun na nga guys.
Pinidot ko muna ang aking munang inilagay ay yung inedit ko na in-upload ko sa TikTok, which is yung sikat na sikat. So ayun na nga guys, kung gusto nyo yun, makikita nyo kung anong format yung gusto nyo, kung para sa TikTok or para sa YouTube. So sobrang dami dito ang pagpipilian na format ng inyong video. So ayun na nga guys, then kiklik lang naman ninyo kung mayroon kayong gustong putulin or tanggalin sa video ninyo na hindi naman dapat isali. So ayun, dito pwede nyo putulin, ikakat lamang ninyo yun. So ayun, so bali example lamang ito para sa pagkakat. So bali ipapaliwanag ko lang sa inyo lahat ng mga parts. Then dito naman sa sounds, marami tayong mapapagpili ang sounds nang hindi na tayo nagda-download. So ayun, sobrang dami talagang sounds or song na makikita dito. So ayan, sobrang dami pagpipilian guys. Then dito marami namang mga sound effects na pwede rin nating pagpilian. So bali dun sa kabila is music or sound yung pagpipilian, dito naman is yung mga short clips lang or yung mga sound effects. Then dito sa extracted, pwede nating piliin yung videos na mayroong sounds, halimbawa kagaya nito. So ayan, pwede natin siyang i-extract dito sa videos if in case na yun yung gusto nyo. Dito naman sa recording, yun, pwede kayong mag-voice over, may mag-voice record dito kagaya ng ginagawa ko ngayon. So ayun guys, so dito naman pwede kayong mag-add ng text na kung ano-ano. Sobrang daming pagpipilian na fonts, style, yan, effects, animation, sobrang dami talaga guys makikita. So kung napapansin niyo, sobrang dami talagang fonts na pwede natin gawin. Kaya ano pang hinihintay nyo, mag-download na kayo ng app na CapCut. So ayan, sobrang dami talagang makikita na mga fonts dito sa CapCut. Napakaganda at napaka easy ng paggamit dito sa apps na to. So ayun, ang nilagay ko na lang muna is may intro, dahil nga syempre wala naman akong ibang maisip na pwedeng example na text. So ayan, sobrang dami nating makikita na effects, na bubble, animation like what I said earlier. So ayun na nga guys, sobrang dami talagang makikita dito. So ayun, napagtripan kong magpipindot ng kung ano-anong mga animation at mga effects, bubbles. So ayan yung animation niya. Sobrang dami, mayroon siyang in, out, and loop na pwedeng pagpilian. Syempre sa in yung pasok, and out, labas, and yung loop naman ay yung kabuuan niya. So ayun. So yun guys, sobrang daming maiingay dito sa paligid ko, kaya hindi ko maiwasan na hindi laksan yung boses ko, pero naririnig pa rin yung boses nila. My God, kasi ano ba to? So yun guys, doon pa rin tayo sa font. Walang katapusang pag-i-explain sa font, sa text. Ayan, sobrang daming style na pwedeng pagpilian. So sobrang dali lang naman na gamitin na itong apps na ito. Kaya yun, hindi kayo mahihirapan pag-i-edit kasi syempre marami namang. So ito, yun, sobrang dami rin na mga stickers na pwede nating pagpilian. So ayun, stickers or yun sa font, ay sa ano, sa yun nga, sa fonts. So ayun guys, maraming sticker na pwedeng pagpilian dito. Ayan, kung nakikita ninyo, hindi na kayo mag-download ng mga subscribe, like, share, comment, yung mga ganun, kasi marami na siyang sticker na makukuha dito sa CapCut. So ayun guys, sobrang dami talagang sticker. Nakakapaliw magpili ng mga sticker dito, sobrang dami talaga. So ayun, nahihirapan na ako magsalita at ako ay nagugutom na.
So, yun guys, wag na ninyong pansin yung mga videos ko na talaga namang mga hindi kagandahan. Hindi rin kasiksihan. So, ayan, yung TikTok ko. Pwede rin kayong mag-overlay ng video ninyo. If gusto nyo na mag-overlay, so, ayan. Kayo na ang bahala kung saan nyo ilalagay. So, ayun. So, makikita nyo yung laman ng galing ko. May iyan. So, ayun. Ito yung mga downloads ko na pinang-o-overlay ko dun sa vlogs ko. So, ayan na nga guys. From the video na iyan, makikita niyo may green siya sa likod, which is gagamitin natin siya ng chroma key para mawala yung green. So ayan, sa chroma key din yan, kayo nang pipili kung gaano kalin. So in guys, so sobrang daming pang overlay dito, which is tatanggalan ng background na kulay green. Ayun. So, may umiyak na bata. Kaya, lalo na ako nag-destroy. Oh, God. Pero, hindi naman ito actually tutorial. So, I'm just sharing my new app na ginagamit sa pag-i-edit. So, yan. Pwede nyo siyang i-crop ang mga ang pictures. Or, pwede rin ninyong i-crop ang videos. So, ayun guys. Ipapast forward na lang natin para mas mabilis. So, ayun na nga guys, marami diyang pwedeng pagpilian ng mga filter, effects, or in animation, out, and low. So, sobrang dami talaga guys pagpipilian dito ng mga animation sa mga inilagay nyong overlay. So, ayan, sobrang dami talaga. Nakakabano. Siyempre, bago pa lang ako, diba? Kaya, ayun. So, ayan, sobrang dami talaga guys. Talagang nakakamangha yung mga ano nila. Yung mga effects at mga filter na ginagamit. So, ayan, kung napapansin naman yun, sobrang dami yung makikita. So, alam ko naman na marami na sa inyo na nakakaalam ng mga paggamit dito dahil marami naman talagang mahilig mag-edit, nag-edit. So, ayan. So, loading pa guys kasi sobrang bagal ng wifi. So, ayan, sobrang dami talaga guys mga effects, mga pang background, filters. So ayun guys, dito na natin siya ipapas forward para medyo mabilis matapos yung ating pag-share ng paggamit dito sa apps na ito. So ayun guys, dito naman kapag gusto nyo na mag-remove ng background, is available siya dito. So, ayan, halimbawa, kinlik nyo siya, tapos remove background. So, ayan, nag-remove yung background na siya, and then, na-remove na yung background siya dun sa part kanina. So, ayan, so, sobrang dami din naman din yung mga pagpipiliin kung pag-zoom in mga adjustment para sa effects ng inyong video. So, ayan, guys. So, ayan, pwede rin naman ninyo siyang putulin. And, yun na nga kagaya na sinabi ko, yung zoom in and zoom out para mas magandang tignan ang inyong video. And, nasa inyo naman yun kung anong style yung gusto nyo naman. And then, yung pinutulog ko naman is, yun yung logo ng apps na ito. So, nasa inyo na yun kung tatanggalin nyo or hindi. So, ayan, marami din yung pwede pagpilian yung pag-export kung ilang MB.